mga kalamat. Ito naman po tayo para magluto ng isang masarap na laing or gabi. Ito po ang isa sa masarap na gulay sa Bicol. Ginataang gabi or laing. Ito po. Tuyo po ang lutuin natin ngayon. Ito yung laing. Pinilid ka po siya ng alos 3 araw para maging masarap. Ayan. Ito naman po ang nyug natin. Apat na gata po yan. Apat na nyug ang gagamitin natin para mas masarap po lalo. Yan po. Mas masarap po kasi pag marami ang gata. Yan. Yan po. At kakayorin ko na po siya. Yan. Yan lang po. Kahit na po ako. Yan. Kinakayid ko pa po yan mga kalamat. Kakayorin ko yan. Isa-isa. Yan po. Nakita naman po natin. Kinakayid ko po isa-isa yan. Sabi nga po yan, mas masarap kapag pinagpapakuran at pinagpapawisan. Yan po ang ating lulutuin ngayon. Ang gabi. Yan po. Kinakayid ko po yan. Medyo matagal-tagal po yan. Kaya yan po. Yan po, minamandali ka na po yan. Yan. Napakapaspas na po. Napakabilis ko na po dyan. Anong po sinabi ni Kidlat dyan? Yan po, kita nyo naman. Napakabilis ko na mga kalamat. Parang nagkakayod na walang humpay. Di ba po mga kalamat? Napakabilis na. Bakbaka na yan. Pasting na yan. Paspasan na. Paspasan mo na mga kalamat. Nakabilis na yan mga kalamat. Okay, ito tapos agad bilis-bilisan. Ayan. Ayan mga kalamat. Op yan po, may sibuyas po natin, bawang, luya, siling mahaba at pulang sili. Ako naman po hindi ako gumagamit ng luya, pero yung iba po gumagamit, kaya optional lang po. Kung gusto nyo ng luya, gabirin nyo pong gamitin yan. Yan po. At yan po ang ating yalo, karne. Ayan na po yan. Ano po, iniwanan natin. Tawang sila, nakakawa na po yan. Pero luya po, hindi ako manggamit yan. Kaya tinanggal ko siya. Yan po. Yan po ang ating unang gata, pangalawang gata. Unang gata, pangalawang gata. Ayan. Yan po. Lulutuin na po natin yan. Yan po. Yan ang atuyo natin gabi. Yan. Yan po. Ito na po yan. Ito na po tayo. Lulutuin na natin yan. Yan po. Yan po. Umpisa na po natin. Una po. Yan po ang pangalawang gata. Yung una natin. Yan po. At nalagay ko na rin po yung baboy dyan. Medyo pinagmantika ko muna yung baboy para pumatas at maluto. Yan po. Kaya bago ko nilagay yung gata natin. So, antayin po natin yan hanggang sa kumulo. Halo-halo. Yan. Halo-haloin po natin yan para hindi siya mamuo. Mas maganda po kasi dadandahan lang po natin ang apoy. Huwag natin bibiglayin para swap yung pagluto dun sa gata. So, yan po. Dandahan lang po. Yan po. Tinasta ko po yung baboy niya. Medyo niluto ko siya sa... Tinasta ko muna siya. Para mas masarap lalo. Yan po. Antayin po natin siyang kumulo. Mga kalamat. Dandahanin po natin siya hanggang sa maluto. Yan. Nalagay ko na rin po yung bawang, sibuyas. Yan po. Nalagay na po natin yung bawang sibuyas niya. Alo-aloin natin para hindi po siya mamuo ang gata. At para maganda po ang ating pagkaluto ng gata niya. Mas masarap po yan kapag ganyan. Huwag natin bibiglain. Antayin natin maluto ang gata bago natin ilalagay yung gabi. Nalagyan ko po siya ng kaunting asin.
Pero mamaya, titikman lang natin kung ayos na yung timpla niya. Pag matabang, di ulit, lalagyan natin ulit ng kaunti. Ayan po, antayin po natin siya, kumulo mga kalamat. Yan po mga kalamat, kumukulo na po siya. Halo-haloin lang po natin siya para hindi siya po namumuo. Yan po. Gandahan lang po paghalo. Yung suwabi lang po ba. Pagluto na po yung gata at medyo ano, ilalagay na, medyo luto na siya at medyo magtingin nyo ayos na pwede na ilagay yung gabi, lalagay na po natin siya. Para ano, kaunti pa po yan. Maya-maya po ilalagay na natin yan. Ayan mga kalamat. Lapit na. Yan. Katapos po niyan ay yan. Ito na po, nilalagay na po natin yung gabi. Yan. Ito na po kasi yung gata, kaya nilalagay na po natin siya. Sabi po na matatanda, huwag na po haluin at nakati. Kaya huwag na po natin haluin. Sumunod po tayo sa matatanda. Yan po. Huwag po natin siyang haluin para hindi kumati. Ewan ko lang po kung totoo. Pero siguro ganda po. Yan po. Kaya hindi natin siya haluin mga kalamat. Ilubog lang natin siya. Medyo ilubog lang pero huwag haluin. Kaya alam po natin siyang ano, pwede niya po takpan yan pag ano. Sa inyo na po yan. Pero mas maganda po tinatakpan. Basta huwag po natin haluin hanggat hindi pa po siya medyo naluluto yung gabi para hindi po kumate. Ano po? Yan po. Ito ang sabihan sa Bicol. Yan po. Kaya alam muna po natin siyang kumulo. Dandahan lang po nga po. Huwag niyo pong bibiglain. Ano po? Para dandahan po siyang naluluto. Yan mga kalamat.
Yan po mga kalamat, ang lapit na po, papaubos-ubosin na lang po natin yung gata para mag-oil siya o magmantika po siya. Saka po natin ilalagay yung unang gata. Ang liputok po kung tawagin sa amin at dito naman sa Quezon ay kakanggata. Mamaya-maya po, konti na lang po yan, konti na lang po yan, ilalagay na po natin yung unang gata niya. Lapit na po siyang maluto mga kalamat. Yan po, gata niya naman, sarap na po yan. Kaunti lang po yan. Kasi para madaling lutuin. Kaunti po yan, pero ang ano po yan, ilang gata na po yan. Medyo apat na gata din. Ganyan lang po, para masarap. Yan po. Yan. Ito na po yan. Konti na lang po, konti na lang. Pag medyo ito yung medyo lang sa tuyo na yan sila, ayan po, ito yung tuyo na ilalim niya. Oh. Wala na siyang sabaw. Kaya ilalagay na po natin yung unang gata dyan. Ayan po. Okay, madali lang lutuin itong mga kalamat. Yung mga gustong magluto, madali lang, madaling sundan. Yung gusto maglagay ng luya, pwede po lagyan ng luya yan. Yung ayaw naman, hindi. Opisyonal lang po ang luya natin. Ano po? Yan po ay walang luya. Po kasi ako galagay rin ng luya. Para nasasarapan po ako sa walang luya. Pero yung iba po, gustong gusto naman may luya. Kahit ano po dyan, masarap yan basta gabi. Lagi po masarap yan basta gabi ang luto. Mga taga Bicol po, pag ganyan ang luto, napaparami ang kain nila. Yan po, ilalagay na po natin yung gata. Yan. Yan po. Yan, malapit na po maluto yan. Huwag lang po natin yung ano, yan. Yan po, ano lang po sa iba. Itapon na po natin yung natitira para ano. Yan po. Yan mga kalamat, sarap niyan. Yan po, lalagyan natin isang sili para ano, dami. Yan. 5 piso lang po yan, nabili ko yung sili na yan, marami. Pinigay na sa akin lahat. Kasi medyo luma na daw. Pero pwede pa po yun, kaya kinuha ko na lahat. Yan po. Yan. Yan. Tayo lang natin kumulo. Yan po. Malapit na. Yan. Luto na po. Luto na. Yan. Pati na lang po yan. Luto na po yan. Ang ating. Yan. Yan po. Luto na po. Kita nyo naman mga kalamat. Itsura pa lang. Napakasarap na. Yan. Yan po mga kalamat. Malapit na. Maluto. Pati na lang po. Luto na po yan. Gutom na po ako mga kalamat. Late na po tayo, alauna na. Yan mga kalamat, alapit na. Konti na lang. Konti na lang mga kalamat. Luto na yan. Yan po. Malapit na siya. Yan. Ito na po, malapit na. We'll be right back.
Ayan, luto na po. Lalagyan na po natin sa lagayan. Ayan. At ako'y gutom na po. Mga kalamat, gutom na. Ayan po. Lalagyan na natin siya. Ayan, mga kalamat. Kita niyo naman. Sarap po niyan. Matagal-tagal po ako din nakagulay ng laing. Ayan. Ayos na po. Mag-aahing na po ako at makakain na rin. Pakainin ko lang sarili ko. At ako'y gutom na po. Alauna na po. Alauna. Alauna ng tanghali. Ay, nako. Late na naman ako. Gutom na ako mga kalamat kasi nauna na. Nasa muli natin pagluluto ulit. Bye-bye! Bye-bye.